Patok sa publiko ang ganitong iskandalo dahil madaling ipasa ang video sa tulong ng cellphone at lalo na sa internet. Talagang interesado ang mga tao, lalo na nga kung celebrity yung subject. Pero sabi nga ni Sukal dito, tulad ng ibang iskandalo, lilipas din ang init sa publiko ng sex video ni Hayden. Iba-ibang panahon, pero iisa ang katapusan. Walang naparusahan dahil walang batas na tumatalakay sa pagkalat ng tapes na mga sandaling dapat ay privado. Henry Omaga Diaz, Patrol ng Pilipino. Mas matitinding tanong ang sinagot ni Hayden ko sa part 2 ng aming interview, ang kanyang pagiging umanoy boy toy ni Dr. Vicky Bello at kung handa siyang maparusahan dahil sa mga ginawang sex videos. Pero sa isang tanong, napaiyak at nag-breakdown si Hayden. Sumikat si Hayden Koh hindi bilang doktor, kundi bilang boyfriend ni Dr. Vicky Bello. Masakit daw kapag naririnig niyang tinatawag siyang boy toy ni Vicky. Gayong napagtapos daw siya ng medisina ng kanyang pamilya. Sinusustentohan ka daw ni Vicky ng 300,000 na mamang. Hindi po, that's outrageous. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. And it's actually an insult to my family. Kasi doktor naman po ang pamilya ko. At doktor naman po ang dad ko. May businesses naman si mami. Okay naman kami, lahat naman kami tapos. Okay naman ang bahay namin, okay naman ang buhay namin. Kahapon sinabi ni Lolit Solis na mistulang hawak ni Vicky ang pamilya ko dahil may utang ang mga ito na 4 million pesos sa doktora. Pero itinanggi ito ni Hayden. Hindi raw pera ang habol niya nang sila'y magkarelasyon. Mahal mo ba siya? Hirap man pong paniwalaan. Pero kung tatanungin niyo po kung mahal ko siya ngayon, mahal na mahal ko po yung tao ngayon. Sobrang bait niya. Sobrang naging forgiving siya. Naging very accepting. Ang dami ko pong natutunan from this experience. Lumabas ang issue na si Vicky Umano ang nagpahanap ng sex video sa computer ni Hayden. Hindi po ako naniniwala doon. Imposible po. I mean, hindi po makagawa ng masama yan si Vicky. Imposible po siya. Karapat dapat ka pa bang maging doktor? Nasa sa kanila po yun eh. Ako, I'm hoping na sana magamit ko po yung lisensya ko para you know, after this, after learning all the lessons, magamit ko sana to give back to the country or to make up for my sins. Handa ka bang makulong? If necessary po, kung yun po under the law, under the current law, kung yun po ang nakasulat. Hindi pa po ako handa emotionally. Because of course, hindi ko alam ang experience na nakakulong. Ayoko po makulong. 29 na taong gulang pa lamang, kahihiyan, kaso at kulong ang inaalala niya. Pero ngayon, pinupulaan pa ang kanyang ina. Anong pakiramdam mo na matapos interviewin yung mami mo sa TV Patrol, batikos ang nakuha niya? Actually, nanonood po ako sa TV. Iyak po ako ng iyak nun. Kasi parang, siyempre, sinulatan ko yung dad ko ng, na parang, dad, ako nagpapakatatag para sa inyo. Alam ko ikaw mahina ka na rin, pero nagpapanggap kang malakas. Parehas tayong naglolokohan. Kailangan natin maging ganito, kailangan natin maging malakas bilang lalaki para si mami huwag mag-collapse. Diba? Pero pag sabihin mo si mami, natanggapin niya na nagkamali yung anak niya. Masyado sa nagpapakananay, masyado sa nagtatanggal ng anak. Kaya ako naiiyak nun, parang nakita ko doon, wala pa siyang sinasabi. Nakapikit na siya, pagod na pagod. Hilong-hilo, hindi niya na alam sasabihin niya. Hindi po nagkulang yung magulang ko sa pagpapangaral sa akin. Ako po yung may kasalanan kung bakit ako nahiwalay sa family ko. Ayon kay Hayden ko, too much, too soon ang nangyari sa kanya. Lahat ng layaw, pera, kasikatan, nakuha niya ng napakabilis. Ngayon, pinagbabayaran daw niya ang kanyang mga ginawa at walang dapat sisihin sa iskandalo, kundi siya. At yan ang mga balita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.